Adi po ang mga insekto kag mga damage na ginahimo sa atong tanom kag adi man ang management strategies. Una, aphids. Sino maram sa aphids? Ang insekto, guys, duha lang klase. Sucking insect kag chewing insect. Nagasupsok kag nagasupa. Hain ka muda. Hain din ang insekto na aphids. An aphids is an sucking insect. Sucking insect yan. Sup na nagasupa. Gusto ko yan. Sup na nagasupa. Kami na. Ayan, ginapang kasabi niyo. Nagasupsok din ko. Sige, bakong pura lang. Yan, tangat kong detay. Okay. Ang damage niya, left bad distorted. Naku. Kaya kung may makita ka muna, halimbawa, halimbawa okra, ang dahon niya bumali, kung muyunod pa idarong, or latoy, kung muyunod pa idarong, nagkuro, sigurado po, happens. Nanang limawag ta, martilyon, spray water with little dishwashing agent to prunting sa dista. Lumusun ngayon, ano? Chili pepper spray or tabako spray. Halimbawa, may tabako ka mo. Ihorong lang ina siya overnight, i-spray direkta sa tanong na may aphids. Pero, kung ninyo ka mong atis, aram yun atis? May piso po ra. Kaya kabilog ang piso sa atis sa usan. Na, atis. Depende ka mo. Try and try, please. Doga ka mo, bilangan mo. So, ang kulay niya itong atong lang siya i-pulverize, masuhon o mabuhak. Ihurong siya sa overnight, na tubig overnight. Halimbawa, sa kalitro, mga napulo kabilog. Tapos, butangan nyo sa sili na pilipo. Pagyutay na sabon, pagkaaga i-spray nyo sa tanong na may aphids. Patay na yun ang aphids. Opo. Sir, ma'am. Ano naman po, sir, kayo pag in-spray na Ano nung pag-espresan? Sobrang nakulampiyan din asan happens mo na buto. Tandaan nyo po, ma'am, ganito yun. Sa nasabi ko na, ang insekto doon lang, nagasupsok, kag nagasupa. Related. Maabot kita, tama eh sir, tama eh sir. Maabot kita na sir sa paumat-umat. Sir, katawag doon, lalang na sir. Okay. So, nauna kasi nungan ni ma'am eh. So sabi ni ma'am, napuputol daw an ubos. Tama po yun, an bad niya kasi ubos na niya Diyos. Siyempre, pag mura ka ng Diyos, mabigay ka talaga. Aw man ang tao, pag ubos ng panin siya, nagabigay. Sa wapay na siya. Ikaduha, cutworm. Nakapansin ka mo sa nagtanong ka mo sa latoy, halimbawa, tapos pinutong, inaniya kutili doon, ang tulip sheets, naputol siya. Ang may kahimuan siya na inaasapat na cutworm. Okay, pati kamatis. Paborito ka siya ng kamatis. Okay, animoon sila ma'am para rin ako magastos. Kung may toothpick, halimbawa may namin lawasan mo tomato, takinan mo sa duma na toothpick. Kasi ano gali sa cutworm, mahinahinay na papuno. Pagkat inamakamang, tas makurikot, kurikutan niya, kauno niya. Kautod niya pagkaaga. Tapos ang basulon, ang katarakin na may tanong, kaging kaingitan, kaging puto lang tanong. Pero ang may kahimuan ng cutworm. So pagtalibot, pag-encircle sa nialawas sa seedling, masabi ang cutworm na pagkatugas mo man, babayaan na. So, sabi siya no? So, ano pa ito? Ay naku. Okay, sa totoo po yan, tutik ang ibutan. Kasi ano yung sinahabit,
bago siya magka-onser, ang feeding style niya, kurikutan niya ang lawas. Lalo ang kamatis, paborito ko po ina. Niyan kung may toothpick. Katakin lang po. Pwede bang gihay? Gihay na lang. Kaya masabi ka mo, sanghihi po ng toothpick eh. Gihay na lang. Okay, gihay. Katakin lang niya. Itusok po, sir. Okay. Pag insercle sina sa gihay, master, tugas-tugas, hindi babayaan na. Niyan kung tanong igwasan, nakatusok, mahalin siya lang. Mahalin siya, di ba? Then, ikadua, lift my, away ka tulo, lift my hair. Napansin niyo ng latoy, may mga inagkurit na bagang puti, inagihan na bagang puti sa dahon, at may kahimuan sina, inangalip my hair. So, ang himuon na itong para na kita mag-spray. Saan pala yan? Upo. Bili ko nina na naglalabas na lagay na sa upo. Ang uman. Ang himuon na itong wood ash. Nanon wood ash. Abo, sang kahoy sa abuhan. Pero may naurit sila sa akon. Akon yung parabasol. Kaya yung rekomendahan ko siya sa wood ash. Iputang sa dahon, sa ukra, sa latoy, sa pipino, sa upo. Akong din basol. Kaya napasok. Sabi mo nga isang magwakan na po, may baga pagali. Kaya isabi ko sa iyo, kitaw nyo na kung may baga. Ano? Tama po yan. Kaya nahali siya na kay Igway na siyang kasangkap, may kasangkapan po ang ash na naka-irritate sa dalawas. Ano po? Next po. Yan. Ada po ang cutworm. Nagpakita rin na sa apat sa wakas. Adi ang aphids. Pero, pwede siya mag-camouflage. Ano ibig sabihin? Mag-adjust, mag-adapt sa environment. May puti, may brown, may itong, may green. Dipindi. Nag-cancel siya. Kaya, kuri ko talaga na, kasi nga ni mamurat ng duga, mahulog ano niya ubus. Kasi, ubus na ang katas niya. Yung para buwasin ang aphids. Pero ano nga, papanuda nakaabot ang aphids? Paano nakaabot ang aphids da? Nga ang aphids, warang man ang pako. Nagkamang. Aram nyo, may kakwalina, may kapartner. Ang iya sina best friend, na ikwasin na sa symbiotic relationship ang red ants. Pag ang imo garden may pula na hornigas, asahan mo, ikwasan aphids. Kaya ano? Napatian mo kasi nag-istoryahan ng hornigas at san aphids. Palakas ng pirma to. Oh, nakalimpid, nakalimpid ako eh. Kasi gina-record sa amo ng documentation. Ang hornigas, kakagato niya si aphids. Tapos, idudulong niya dito sa pinakaugbo sa punta, sa dahon. Pagbilang utang na loob sa aphids, pagsupsup niya sa plant nectar, sa juice, sa plant, maipot siya. Kag ang ipot niya ang rasa glucose kag fructose na among ginakaunman sa hornigas. Ang tawag po sina symbiotic relationship. Alam mo po yun ho, maginimo niya ng mga talil-talil. So ang solution sina wood ash lang. So ipakilala ko po sa iyo na kaya minang pinaka nagalabas, so nagkita sa iyo mga garden. Okay, so next. Ade, an armyworm. In an armyworm, warain na siya sa binapili. Pag nag-atake na, it can skeletonize the whole plantation. Kag diamond buckmoth. Ang diamond buckmoth nag-atake na sa cabbage, sa mga crucifers. Repolyo, tapos Pichay. Inan litos, minsan sa pichay, nag-atake ng diamond buckmoth. Next slide. Radish. So, adi po, nano ang iya management strategies. Okay. Sa armyworm, garlic detergent soap spray. So, ang diamond buckmoth naman, chili pepper spray. So, magdumot lang kita ng sili,
Lalo yung sa iba na barangay, may sili na inatawag na sili na isa lang ang pili kumabanggit eh. O may sili na sugat sila. Sili na bagong bulan. Demonyo, bagong bulan. De, ane ka ko nung prokborer. Nani ng prokborer? Nakita na ka mo sinan tarong naging tusok? Yan, ang nag-atake sa prokborer. Anong pala yan naging tusok? Prokborer din gihapon yan. Nano ang solusyon? Baging. Paano ni mo? Halimbawa ang palaya. Paghunog sa niyabura na kulay dulaw, magbilang ka lang 3 days, ang kadang ko sila sugad na sanay, sa bunga, putusan mo na saan? Kung ikaw ka mo saan ice bag na, tapos kimpitan nyo lang sa puntuan, makonsumis siya nga nila ang proporer na adult kung paano siya makasulod. Ani ba naman, ginagabutang sa mga butilya? Kung hindi po. Pero nakabulig siya sa pest management. Kasi ang inin mga fruit fly, pagkada sina nakabahoy na sa mga ampalaya, makaday na. Pag may nakita na nga nagabitay, para makapadamo siya, matusok siya, para makaiklog. Saka kay ang ampalaya, medyo may katugasan, matugas. Paano ka makatusok sa imong pupot, yun ang bagang sugod. Para pagtusok mo dito sa ampalaya, maitlog ka. Sumabilo kayo sa tuna. Yan kay ito gali, butilya. Tadi, pagtusok niya, tadi, barean niya titortito. So, patay na siya. That's the reason. Pero hindi ito na bunga. Kasi ang insekto harap. Then naman sunod, all insect pest. Ini applicable sa tanan. Na tanong na yung isprayan. Usad ka litro na tubig, sabon. Ang sabon, maghiwala ka mong yutay. Bisan yutay lang, sunod lang sinat, tapos dunoto niyo. Pero kung may mag-powder, mas maganda powder na. Yutay lang, ha? Nanong papil sa sabon, dida. Ang sabon mag-serve as sticker. Anong sticker? Para magpilit, anihimoon mo na spray. Okay. 1 liter water, sabon, sili na bagong bulan, kagas na usad ka teaspoon. Ora na ito pa. O yun, ada po ang damage. Amo po yun ang procurer na ang sugod sina sa may pupot niya na tusok. Adi man ang mga borer yan. Napansin nyo, nagbakal ka mo sa halimbawa ang palaya. Pagbuwak nyo sa idarong, may ulod na dako, bagang ulo sa gihay. Ang mga hay nag-agi. May nakita pa ka mong nagihan, sulisito ka na po. Jutay-jutay lang ina, bagang punta sa dagong. Kay pagtusok mga lida sa mother mo, o san mo, ang libangbang, at doon i-eklog, after 2 days, ma-hatch. And if nag-hatch na, masuksukin ang paidarong. Kaya ito siya ma-istar sa idarong. Susukad po sila. Next po. Oy, nag-words na. Organic farming is a continuous process of recycling. The more you recycle, the more you become sustainable. Next slide, please. And finally, thank you. Salamat po. So, salamat.